at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Pariseo at mga Eskiba, kaya't madalas mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim na nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na wag lamang pagtuunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan natin ang ating mga puso sa ating buhay espiritual na way maunawaan nating magkakaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoon na labis na nagmamahal sa atin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating hingin sa Diyos ang kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasal. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y nalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos at ay taasa. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyon tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong halang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkuko sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing-inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Ang tumapat sa lupa.
niya masulat. Ang iyong walang sala ay patawan ang kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa diin. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangin tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tatanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareligyoso na minarapat at pinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulida at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aming una. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskipang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay, ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno.
Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanangturo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga Eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno?" Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaiah tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinula. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Pinawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapi, magnakaw, umatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuntutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Minsan, mayroong isang rabay o isang Hudyo na nasa loob ng kulungan. So, araw-araw, binibigyan sila ng kailang rasyon ng pagkain at inuming tubig na kailangan nila para sa isang araw. Pero sa pagdaan ng panahon, ang rabay na ito, ang Hudyong ito, ay nadala sa ospital. At according to the findings, ang naging sakit noong rabay na ito ay dehydration. Kaya kinu-question kung bakit nangyari na ma-dehydrate yung isang taong ito, gayong nasa kulungan ay binibigyan ng tamang inumin na kailangan nila sa tuwing rarasyonan sila ng pagkain. Kaya yung pinaka-warden ng kulungan, nag-utos sa mga bantay na magtiyagan kasi sa kanya napunta ang sisi. Bakit nagkasakit ito? Bakit na-dehydrate? Akala baka hindi binibigyan ng pagkain at tubig na inumin. Kaya nga ang ginawa ng warden, pinabantayan itong Hudyong ito. Sa tuwing siya'y bibigyan ng kanyang pagkain at tubig, ito yung napansin ng nagbabantay, na mas marami ang natatapon tubig dahil sa ritual na kanyang ginagawa at ang natitira na lamang ay kaunti para kanyang inumin. Yun pala ang dahilan na nauubos ang tubig na ibinigay para sa kanya para inumin niya dahil sa ritual na kanyang ginagawa. Kagaya ng ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil may mga ritual, may mga sinusunod ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, na sabi nila yung minana nila sa kanilang mga ninuno, na ang ritual, hindi naman masama ang ritual. In fact, tayo sa banal na misa,
sa mga pagdiriwang ng mga sakramento ay may mga ritual. Pero napakahalaga sa mga rituals na ito ay hindi mawala yung essential. What is the essence of the ritual? Kasi baka natutuon lang tayo doon sa panlabas na ritual at yung inner at yung essence ng ritual ay hindi natin nakikita at hindi natin nauunawaan. Kaya nga, maging sa ating unang pagbasa, ano ang sabi? Ang sabi ni Moises, unawain ninyo. At yan din ang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ano ang sabi ni Jesus? Ang tawagin niya ang mga tao. Sabi ni Jesus, unawain ninyo ang sinasabi ko. So, iyan ang napakahalaga, yung pangunawa, yung tunay na pangunawa sa mga gawain, sa mga isinasakatuparan. Hindi masama ang ritual. In fact, maganda nga ito, itong bahaging ito, na kailangang maghugas ng kamay, kailangang hugasan ng pagkain, paggaling sa palengke, natural. That is good, tama yan. Especially sa panahong ito ng pandemic. Diba? Kaya nga, laging kailangan tayo maghugas ng kamay para hindi tayo makapag-transmit ng virus sa iba. Kailangan nating magligo bago pagdating ng bahay. Ito yung mga bahagi ng rituals na ngayon ay kailangan natin. Ano yung mali sa sinasabi ni Jesus sa mga rituals na ginagawa ng mga Hudyo? Kasi dito, hindi naman pinu-question ni Jesus. Tama yung maglilinis ng kamay for health purposes. Tama yung paghuhugas ng mga pinggan. Kaya lang ang nangyayari ay mas binibigyan nilang pansin ang mga ritual na ito na kapag hindi mo na isa katuparan, isang malaking kasalanan. Na para bang doon lamang sa bagay na iyon na uuwi ang lahat. Na kapag kasi itinuturing nila na ang lahat ay marumi. At kapag ito'y marumi, ito'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil ito'y nahawakan mo, pati ikaw marumi. Pati ikaw makasalanan. Pati ikaw ay nakasama na sa tinuturing na marurumi. Dahil si Jesus ay Hudyo, alam niya ang tradisyong ito, alam niya ang ritual na ito. Pero hindi ito ang pinaka-essence, sabi niya, yung essential. Ang essential ay yung pangangailangan ng tao at kung paano matutugunan ang pangangailangan ng tao. Hindi yung tungkol lamang sa panlabas na bagay. Kasi kapag hindi ka naghugas ng kamay, masama ka na. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapasama sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya sa kapagkat ito'y nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa kaibuturan ng kanyang puso. Yan ang sinasabi ni Jesus. Yan ang nais ipaliwanag ni Jesus na hindi naunawaan at maintindihan. Kasi mas nakafocus ang mga tao, ang mga Hudyo, sa ritual. Nalimutan na nila ang tunay na batas. At totoo naman, sasampulang ang utos ng Diyos na kanyang ibinigay. Pero ito'y pinarami ng pinarami ng mga Hudyo hanggang sa umabot sa ilan, 600. Kaya nga nung nakaraan, tinanong alin ang pinakamahalagang utos. Narinig natin yan nung nakaraang linggo. Ano yung pinakamahalagang utos o nung nakaraang mga linggo? Kaya dito ang sinasabi sa atin ay kailangan nating tingnan ano yung essential, what is essential and not essential. Sa panahon ngayon, very essential ang paghuhugas ng kamay. Pero hindi ito dapat maging daan para sabihin natin i-exclude natin yung ating kapwa-tao. Na hindi natin ituring na kapwa itong ganitong mga tao. Kasi kagaya nga noon, yan din ang nangyari. Dahil sa hindi nila pagsunod sa batas, kaya itinuturing silang makasalanan. Itinuturing silang outcast. Hindi bahagi, kaya dapat silang iwasan. Kaya ngayon itinuturo ni Jesus ano yung dapat at karapat-dapat. Minsan nga po,
dahil kanya, ikwento ko na sa inyo dito minsan, di ba? Na meron nga, kasi tayo rin tayo mga Pilipino, at dami rin natin mga rituals, at ang dami rin natin mga tradisyon. Di ba? Na minsan, itong rituals o tradisyon natin, eh, na isasantabi yung ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Halimbawa na nga lamang minsan, yung halimbawa, yung pagkatapos ng binyag, usong-usi yan noon, na hindi pa tapos magsalita ang pare ng paghahayo, nag-uunahan ng tumatakbo sa labas para ano, mauna. Dahil ang sabi, kapag nauna kang lumabas, mangunguna yung bata, mag-e-excel yung bata. Kaya lagi kong sinasabi yan eh, pagka nagbibinyag, especially, buti ngayon medyo wala na yan. Pero sa mga lugar na maliwanag pa at malakas pa yung ganitong tradisyon, sinasabi ko, sige, magunahan kayo dyan. Pag nauna kayo at nadapa kayo, unang-una talaga kayo sa ospital. Kasi kung gusto nyong manguna ang bata, sabi ko sa mga magulang, kung gusto nyong manguna ang bata sa lahat ng kanyang gagawin, turuan nyo. Kasi kahit mauna kayong lumabas ng simbahang ito, pagkatapos ng binyag, at hindi nyo tuturuan ang inyong anak ng damang mabuting asal, ng maayos at magandang buhay, hindi siya mag-e-excel o hindi siya mangunguna sa lahat. Bobo at bobo pa rin, sabi nga ng iba. Mahina at mahina pa rin. Pero hindi ka man lumabas, naiwan ka man dito at inuna mo ang picture taking sa harap ng altar at nahuli kang lumabas at tinuturuan mo at tuturuan mo ng tama ang iyong anak, sigurado ko, mangunguna yan sa maraming bagay. Sa mabubuting bagay. Kasi minsan dyan nasasalalay na lamang ang lahat sa mga ritual, sa mga tradisyon. Halimbawa na rin lamang kapag may libing. Ito? Minsan merong parokya, meron ako napanunan. Talaga namang hindi kailangan may isang pintuan bukas sa gilid. Eh minsan yung pintuan, nagkataon minsan yung pintuan yon, eh naando doon ang aking sasakyan at yun ay papuntang garahe. Hindi ko inilabas yung aking sasakyan kasi may pintuan naman ang simbahan. Abay, nagagalit sa akin, ba't daw hindi ko inalis yung sasakyan ko. Kaya ang ginawa, binuhat ang napakataas yung kabaong, idinaan sa ibabaw ng aking sasakyan. Para lang doon mailabas. Ay magpatindi doon sa isa. Dahil nailak, hindi malaman kung nasaan yung may hawak ng susi nung pintuang yon. Ang ginawa ng mga tao, sinira yung padlock. Talagang dinistrong kang mabuti. Pati pinto nasira. Para lang doon mailabas ang patay. Ay Diyos ko, na wala na ng essential, na wala na yung essence ng misa, na mas nakita at mahalaga kasi yung ginagawang ito kaysa doon sa misa na ipinagdasal ang namatay, ang yumao. Ay yun ang napakahalaga. Yun ang napakahalaga. Yung maipagdasal mo ang yumao. Lalo higit na isinap na pagmisahan kaysa doon sa dapat siyang ilabas sa kabila. Kaya yung iba, habang nagsisimba, ang pinag-uusapan saan ilalabas. Paano ito ilalabas? Siguro noon, habang nagmimisa ako, eh nag-uusap, si Father, hindi nilabas, hindi inalis yung kanyang sasakyan. Hindi na nakikinig sa misa at ang pinag-uusapan, paano idadaan yung nakailang patay doon sa dadaanan ngayong nakaharang ang aking sasakyan. Kaya nawala yung essential. Hindi na nakita yung dapat at karapat-dapat doon sa bahaging ito ng buhay. Yan ang tinutuligsan ni Jesus. Yan ang sinasabi ni Jesus. Hindi niya sinabi huwag nang maghugas ng kamay. Tama yan. Pero sana hindi ito maging batayan lamang para kilalanin ng isang tao at para hindi ito maging batayan para i-condemn ang isang tao. Kaya sinabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa loob ng sa bibig ng tao ang nagpaparumi o nagpapasama sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya sapagkat ito'y nagmumula sa kanyang puso. Kaya ito yung magandang paalaala sa atin, paanyaya sa atin. Suriin natin, baka tayo'y natatali pa sa mga bahagi ito
Halimbawa, kagaya nila isa pang kwento, na hindi ako makapagsimula ng misa. Kasi yung may hawak ng kandila sa altar, hindi pa nadating. Ayaw akong pasimulan, ayaw pasimulan ng misa, kasi wala pang kandila ang altar. Sabi ko, mali-late na ako. May susunod pa akong misa. Sabi ko, may hindi naman ho, siguro naman ho'y bababa si Kristo, bababa ang Espiritu Santo, kahit wala akong kandila sa altar. Hindi naman ho siguro kabawasan sa misa kung wala siyang kandila sa altar. Dahil ang mahalaga ho ay hindi, baka ang naging lumalabas tuloy, mas mahalaga ang kandila kaysa sa pagdiriwang, kaysa kay Kristo na tatanggapin ng sambayanan, na para bang kung walang kandila, hindi pwedeng matuloy ang misa. Ay gusto ko sabihin, kung wala ang pare, wala kayong misa. Gusto ko nang umalis eh. Eh sige, pagdating ng kandila, pagmisahin yung kandila. Pagmisahin yung kandila pag dumating. At ako'y uuwi na, ako'y aalis na. Kasi may schedule pa ako, hindi lang kayo schedule ko, sabi ko. Kapag dumating ang kandila, pagmisahin yung kandila. Kasi ganyan tayo. Yan ang malimit sa atin. Mas pinahahalagahan yung mga bagay na hindi naman dapat. At yung napakahalaga, ito ang naisasantabi. At ito ang nababaliwala. Kaya ito'y pagsusuri, pagtingin natin, hindi lang sa maraming bahagi ng ating buhay. Baka minsan, naisasantabi natin ang tunay na pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Kasi sa maraming bagay, na lagi nating sinusunod at sinasabi natin, ito'y kinaugalian, ito'y ginagawian, ito'y tradisyon, ito yung laging ginagawa. Na nawawala na yung pinakamahalaga at walang, ang pinakamahalagay yung pagkilala, yung pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang lubhang napakahalaga. Kaya napakahalagang kailangan nating unawain at tingnan ang ating sarili. Kagaya nga nung kwento, nagkasakit, na-dehydrate, dahil doon saan? Sa pagsunod sa ritual. Na dapat iinumin niya yung tubig, ano nangyari? Natapo ng tubig, hinuhugasan ng lahat at kung ano na pang ritual ang ginagawa, hanggang sa natitira sa tubig, konti na lang, baka isang lagok na lang. Kaya ayun, inuwian, ospital, dehydration ang naging sakit. Buti hindi namatay. Diba? Minsan niya, merong iba, ito na, hindi pwedeng salinan ng dugo kasi bawal. Eh, kailangan ng blood transfusion. Sabi, mamamatay pag hindi sinalinan ng dugo. Kasi bawal sa kanilang relihiyon. Kasi bawal sa kanilang sinusunod. Eh, paano mo bubuhayin yan kung di mo sasalinan ng dugo? Paano mo gagamutin kung di mo sasalinan ng dugo? So, minsan, hindi natin nakikita yung essential at nakakalimutan natin yung mga mahalaga. Kaya nagiging sa halip na makasalba ng buhay, nakapagwawala ito ng buhay. Sa halip na nakapagpapalapit sa Diyos, nakapaglalayo ito sa atin sa Diyos. Kaya, suriin natin, tingnan natin ang ating sarili. At hingin natin sa banal na pagdiriwang nito na sana maibigay natin ng buo ang ating sarili at maipahayag natin ng tunay at totoo ang ating pananampalataya at tunay na pagkilala sa Panginoong Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat at sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya.